first time mag New Year dito sa Melbourne or Australia. So, how did I spend it? Happy New Year sa ating lahat! Hindi talaga ako makasigaw kasi nga, baka, alam niyo na, i-report ako sa magkabilang unit dahil baka sabihin may nababalo na dito. So, I really want to shout and scream out of joy and greet you all a Happy New Year. Though, hindi pa naman talaga today, New Year's Day, pero baka late ko na din ito ma-upload. So, either regardless kung belated or whatnot, Happy New Year to every one of us and may God bless us all. Ah! So, mukhang nabaliw na yun. Claim na natin na 2022 will be our year. Yes! But really, today is the last day of this of 2021 and I have nothing else to do nowhere else to go yet. But later, I'm planning to tour around the CBD and we'll see how do they celebrate the Christmas, the New Year's Eve. So, ayun, kasi I have no inkling how do they celebrate it. Will there be fireworks? But we're gonna find that out later together. And also, this year, first time ko talaga na i-celebrate to, tong New Year's Eve na to, away from my family, and also in a different country, which is particularly in Australia. So, I don't know what to expect. Or, I don't want to expect anything at all, kasi nga, expectations will just lead to disappointments, and I don't want to get disappointed, so better not to expect anything at all. And kung napapansin niya, I'm wearing sleeveless, kasi, medyo summer na din dito. Summer na ba? Summer. Na-confuse eh, no? Kasi sa atin, there are just two seasons, either summer or rainy days. And most often than not, yung December is rainy or yung cold, diba? Dito, kabaliktaran eh, mainit. It's 37 degrees Celsius today. Ibang init. Kasing hot ko. Nabaliw na. Ang energetic ko today. Hindi ko alam kung obvious, pero medyo energetic tayo today. Kasi nga, syempre, year-end na eh. As in talagang, year-end. Tapos na ang 2021. May padala sa akin. Pinadala na ko nila ate. Wow! Kaya, we're gonna pick that up. Mali yung ano ko, up. At pick-upin ko na nga sa baba yung pinadeliver sa akin nila ate ng food sa Uber. Pinadala nila ako ng food. Saranghe. Pokushipo. 4 PM na nga at hindi pa din ako nagla-lunch. So lalabas lang ako para bumili ng food. And napansin ko may kainitan talaga. Bibili lang ako ng pinapay. Yun yung kakainin ko. Or mag-grocery ako, titingnan ko kung may matitripan akong food. Weird din ako dito kasi sobrang init, pero wala akong nakikitang nagpapayong. Only Asians yung mga nakikita ko na nagpapayong. Pinagawa kong shade yung poste kasi sobrang init, legit talaga. Grabe! First time kong na-experience yung ganito kainit sa Melbourne. Siyempre, ang punteriya ko pa rin ay Bread Top. Favorite ko kasi yan. So, pupunta tayo dyan and hopefully, bukas siya. Ay, sana bukas. Uy, thank God that bukas nga siya. Pero parang kokonti ang laman. Parang kalahati lang meron na mga tinapay. Siyempre, kukunin ko muna itong lalagyanan, no? Tapos mamimili ako ng matagal. Pag-iisipan ko ng mabuti yan dahil marami akong nakikitang masarap. So, magguguluhan ako kung anong pipiliin ko. Pero sa dulo, isa lang naman ang bibiling ko. Tadaan din ako sa Pafo, no? Dati na-try ko na din yung matcha nila at nasarapan ako. So, one banana caramel. Tadaan na din ako sa grocery store para magtingin ng pwede pang mabili at mapangdagdag sa panghanda kasi sasabayan ko sila later at nakakita nga ako dito ng tukso. Layuan mo ako. No. Sige na nga, isa lang. Ay, wag na. Oh, grabe. Nalilito talaga ako. Gusto kong bumili pero wag na kaya. Dito tayo ng spaghetti. Bumili na nga din ako ng peanuts, no? Kasi alam niya naman, masarap yan. yung pinamimili ka kung ipiprint daw ba yung receipt o hindi, pero siya din ang nag-decide. Nako ka, nag-decide kang mag-isa. Sige na nga, kukunin ko na lang itong mga pinamili ko. Basta tandaan mo, hindi ako nagkulang sa'yo. ano pinagsasabi ko?
Pag-uwi ko nga napansin ko na marami ding bukas na stores. Unlike nung Christmas Day na talagang konti lang ang bukas na store. At pag-uwi ko, syempre, dahil init na init tayo, no, hindi ko napigilang magbukas ng aircon. At bala ko sanang baguhin yung mode. Kaso pagtingin ko, ang dami niyang pamimilian. At, inner, ignore na natin yan. Ayoko, hey, naman, ayan na nga, binuksan ko na yung nuts, no? At sobrang na-excite ako kasi first time ko makakain ng imported nuts. Saka kain mo yun. Na-weird din ako sa itsura nito. O, diba? Ako lang ba ang madami pag-iisip? O pati kayo? Weird eh. Ganito pala yung lasa ng walnut. Pala yung lasa. Knock, knock. Cashew nut. Cashew nut, too. Don't tell me you're sorry, cashew nut. Baby, don't tell me you're sorry, cashew nut. Na, 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 na. This tastes so good. I wasn't supposed to take a video of this one, pero I was so surprised with the taste. Try ko yung matcha before. And nasarapan ako. And this one also. Yummy. I'm telling you guys, if you're in Melbourne, buy Pafu. It tastes so good. Ano pala ngayon? 9:30 PM and I don't think that I could wait 12 midnight kasi nga, medyo inaantok na ako ngayon pala. So, let's go and see what's outside. 3, 2, 1. Madilim na and mainit pa din. Labas pa tayo sa as in harapan. So tingnan natin kung mayroong changes. Oh, walang pa po to. Wala akong nakikita ng mga ano, mga what to see. Luego ay niyo tuwasyan. Parang parol-parol nila kasi yan yung makita ko may decoration. At pagdating ko nga sa bahay, nagupat nga ako ng shoes and also ng bag. Ayun na, dumating na nga ako. Pinoys are over-scrupulous when it comes to decorations and stuff. Pero dito, wala. Wala masyadong decorations outside. Diba sa atin may mga banderitas, mga iba't ibang mga ilaw na makikita sa labas, hindi lang sa loob ng bahay, pati din sa labas sa mga kalsada. I'm not sure if it's because of the pandemic. Tapos, di ba, walang mga ingay. Sa atin kasi, talagang pagka ganitong oras pa lang, even earlier, makakarinig ka na ng mga putukan dito, putukan doon. Ang daming mga nagpapaputok eh, kaya ang daming nabubuo. Ano sinasabi pala yun? Pero dito, wala akong narinig so far. Baka sa ibang part ng Melbourne, I'm not sure kung later may maririnig ako na mga 12 midnight. So, hindi ko din alam kasi baka makatulog ako. Kaya, that's why I decided na mag-libot-libot na din. Magdi-dinner na nga kami. So, ilalabas ko na yung, alam niyo na, yung in-order sa kanila at, syempre. May binili din ako na kanina, diba? Yung lasagna natin. Kasi, I was contemplating whether to buy this lasagna or to buy spaghetti, but now that I bought this one, I realized that I like spaghetti more. Yay! I hope it tastes good. So, microwave, remove cardboard sleeve. Cardboard sleeve pala tawag dito. Alay mo yun. Now I know. Wow! So, may rice. Hindi ko alam kung ano to. Hindi naman siya brown purple siya. Tapos, eto may mga side dishes. Kabila na dyan yung fish cake, then macaroni, and kimchi. So, di ba ang usual sa handaan ay mga bilog? Sa akin, saging. O, ha? Alam nyo na ako anong gusto ko next year. Takam na ako.
Baya, nangulangot ka pa. Parang ma-inspire. Eh, tingnan mo mukhang... Kadiri naman to si ate. Hindi ko alam kung brown ba to.